Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome back sa ating video. At ngayong gabi, kasama ko si Utol Ubet, ang may hawak ng camera, Senyorin Brother. At nandito kami ngayon para mag-hunt ng puffer fish. Sa amin ay taghian. Yung may tinik na parang bola, yun ang ihahunt namin ngayon. At sa araw ng bukas, ito ay ating luluto. Let's go! Ayun, mayroon tayo nakita na isa na puffer. Asa ka, tol? Ito sa ilalim. Ayun, yes, sige. Ito, ay, ito, ito. Ito yun ba? Lobo siya pag ano, wala sa tubig. Lobo ba? Bigat ka na dyan. Patlo? Patlo na. Atal! Bukat ako. Masakit sa kamay. Ayaw sa pinaw. Ayaw. Lago mo na. Sakit nga sa kamay. Hindi kaya. Dapat kasi sumisinaw eh. Pagpunin ako daw. Ah! Lumabaon. Masakit. Yung palo apa? Agoy!
sakit sa kamay? Ilan na yun? Apat. Apat na piraso. Putik yung gawin. Putik walang iya. Hindi, pwede kina tol. Masyar magpis-pis. Pwede. Pwede kina. Ha tol, pwede mag ano rali oh. Pagkagandat ano. Pwede ka magsay. Pwede kina, lumog. Kailangan ikatyor-tyor lang ganyan. Malumog. Adok-dok, adok-dok ha. Balasuhan. Diyan ka lang. Isip na harli, pag-pisan-pisa na. Ang gagawin po natin, ilagay muna natin sa sako para bukas ng umaga, saka natin siya, yan na, sumisingaw yung hanin. Umutsot pa doon. Ano kaya kinain dito? Lagyan muna natin siya sa sako para bukas ng umaga, buhay pa siya pag kasikasuhin natin. Kasi gabi na eh. Para magluto niya. Ikay mo buhay. Ayaw na bigat. Isigot. Yan, kasama ko si Obet, ang master ng tangsian. The proper fish. Huwag niyong sasubukan pag hindi kayo marunong magluto. Ito yung pinakamalaki eh, oh. Ha? Kaganda ba ka, Dan? Rap eh. Sudlan sa suyurot niya, may tatayo daw ka. Kumayo po ka, dumahuot. Hakbutag. Hakbutag, iba ng... Hakbutag ng usot. Ipatama sa payar. Oh, baga... Huwag sa bimig na volleyball. Good morning sa inyo at ito na yung mga nahuli namin kagabi, yung mga popper fish o kung sa amin naman ay taghian. At ito yung oras na to, lulutuin namin ang aming mga nahuli kagabi. At syempre, may kasama tayong mga expert sa pagluluto nito kasi ang pagluluto po ng popper fish ay hindi po basta-basta. Dahil kailangang mas busisi yung pag-aasikaso nito dahil po ito pong popper fish na ito ay sadyang may lason na taglay sa kanyang katawan. So kasama natin yung mga experts sa pagluluto, si Uncle Mac at si Tito Kirob. At siyempre, kasama din natin si Utol Ubit for today's video. Tatunog. Ano tol? Hindi matanggal? Sinusabit yung mga... Yun, yung isa. Ganito po yung first process niyan. Yung popper fish natin ay ilalaga natin ng maigsing sandali lang para lumambot yung kanyang balat at yung tinik ay matanggal namin. So kaya kita na truck ng kaldero. Ayan o, nalangoy sila. Nawala na yung hangin kaya swimming muna sila sa maligamgam na tubig. Tapos pag medyo malambot na siya ng konti, pag napakulaan na namin ng maigsing sandali, tatanggalin namin isa-isa yung mga tinik niya gamit ang nail cutter. Madali lang naman siyang matanggal. At kasama si Uncle Mac, si Tito Kirob, at saka si Tito Ubit na lagi nating nakakasama sa ating mga video. At siyempre po ang inyo pong lingkod. Marami pong salamat sa inyo sa patuloy na panonood. Swimming together with Poopopper. Poopopper mix naman. Hello. Ayan. Yan. Dahapon na i-dus-dus na ano? Dalawang nyog ang ating igagata dun sa apat na taghian.
Tama-tama lang to. Yun. Medyo malaki naman ang ano. Malalaki ang sagay. Huwag lang bulok. Huwag lang yun. Yung mga samya na gagamitin natin. Siyempre meron din tayong luyang dilaw. Tanglad. Meron ding lemongrass. Tanglad. Lemongrass. Para sa ating pangdagdag palasa at the same time pantanggal din po. Pantanggal din po ito ng lansa. Mapan ka to, may buko pa oh. Nay nakana, uyay. No, basan dito. Ay. Testing natin kung pwede na. Hali para sa gultong pala. Whoop! Aga kay. Natatanggal na? Natatanggal na. Ayan, ganito po yung process niyan. Pagkatapos namin nalaga ng maigsing sandali, sinusubukan namin kung nabubunot na ba yung tinik. Ngayon, tinanggal namin yung isang piraso at sinubukan namin at pwedeng-pwede na siyang bunutin isa-isa. Nga lang, ito yung part na medyo napaka matagal dahil nga isa-isang tatanggalin yung tinik. Sa ibang probinsya, may nakita kaming process na instead na tatanggalin isa-isa, ang ginagawa nila ay binabalatan. Eh, medyo pangit naman kasi nasasayang dahil maraming natatapon. Kaya, yung process namin medyo matagal pero hindi naman natatapon yung balat ng puffer fish. Itong sa meron di rin nga makita pag may ready nila lalim halin sa rughat pala ito ito. Sayo-sayo ang kala, bet na yun mo na ba ay? Sayo-sayo. Karamo nga yung kala yung pagkaba ay. Sayo-sayo. Puros pang habigan niya. Ano tol? Ang hirap tanggalin. Hirap tanggalin. Yung ibang parte, ang liliit ng tinik. Pakita mo. Yung mga dito banda oh. Ano? Ang liliit. At muli po, paalala lang po sa mga makakapanood po sa atin. Kung hindi po tayo sigurado sa pag asikaso ng puffer fish o ng butete. Ito kasi kapamilya siya ng butete. Wag na lang po nating subukan kung hindi po tayo. Kasi based in my research at sa mga napapanood ko, talagang may mga history na rin ng nalason ng puffer fish na ito. So kaya paalala ko lang po sa inyo na kung hindi po tayo sigurado sa pagpuproseso nito at kung wala tayong sapat na kaalaman sa paglilinis nito, huwag na lang po nating subukan. Marami pong salamat sa inyo. Ikaw, Uncle Max, sigurado ka ba sa luluto, pagluluto natin? Pus naman, ilang beses na ako nagluto nitong taghian na ito. Masarap sigurado, ito. Sigurado. Siguradong sigurado. Sigurado. Siguraduhin mo lang. Siguraduhin mo lang. At muli po, marami po salamat sa inyo. Ang location natin, once again, Sibale Island, Concepcion, Romblon. Sa isang isla, isang municipality na kinabibilangan po ng Siam na barangay.
At napakadami ditong butete. Actually po ang mga pufferfish na ito, madali po siyang hanapin sa gabi. Sa umaga yan, nakatago sa mga butas ng bato o sa mga ilalim ng bato, kaya mahirap siyang hanapin. Subalit sa gabi, langoy-langoy ka lang ng maigsing sandali dyan, makikita mo agad sila. At super special yung pagluluto natin ito dahil mayroon itong buko. Haluan natin ng buko na kinuha natin kanina. At syempre, kompleto ricado siyan para yung lansa ay talaga namang mawala. Finished product. Finished product. Pagkatapos namin tanggalan ng mga tinik, ngayon, next process. Kukuha tayo ng langgana. Igigisa to. Igigisa natin, unang igigisa natin na itong mga tinik na tinanggal natin doon sa Ako, na-intrigo naman ako sa pagkinagagawa nyo. Ayan na yung laman loob niya. Natanggal dyan. Ayan yung process. Kailangan tanggalin. Ayan. Lahatin mo na. Huwag na yung itira yung ano. Ito yung tinatanggal dyan. Para naman talaga palang wala siyang laman eh, no? Ayan. Yan, linis na yan. Ano yung puti na yan? Ito yung masarap dito. Ito. Yan. Pinakang taba? Parang gatil. Ay, yung ano, yung atay? Okay na yon. Okay na yon. Yun lang ang bitukan niya. Kaya hindi mo na ulit. Ito lang po yung tinanggal. Ayan, ito yung mga part ng bituka talaga. Ano? Parang may anay ka na sa uneng. Ulit, pagkasarap ko lang. Okay na ko nung bagayan ko. Yun lang talaga yung tinatanggal. Yan yung bituka niya. Tol, ikaw ay itaw. Itiwala rin. At muli po, akin pong inuulit sa inyo na may mga history po tayo na lason ng pufferfish. Ito yung ano, ito yung pag may bihod ang ganitong ano, wag na isama. Yung kalawag ng isama. Yan, bihod dyan. Kasi yan talaga ang ano, didle. Kasardos. Didle. Yan ang talagang poisonous. Ayan yung abdo niya. Yan. Yun yung abdo talaga ang kailangan tanggalin. So muli po, inuulit po ng inyo pong lingkod. Huwag nyo po itong gagayahin, lalong-lalo na kung hindi po talaga kayo marunong o wala po kayong idea sa tamang pagluluto o pagproseso ng pufferfish. Kasi po, ito po ay talagang nakakalason. Inuulit ko po, nakakalason. At dahil nga po, tiwala tayo dito sa mga kasama natin na kayang-kaya naman nilang i-handle kung paano talaga gawin o paano talaga linisin ng maayos yung pufferfish. Kaya tiwala tayo na ang lahat ay magiging masaya at magiging okay na okay sa alright. Muli po, marami po salamat sa inyo sa patuloy na panonood at patuloy lang po tayo sa panonood ng ginagawa natin. Actually, hindi pa tapos. Tinanggalan na ng mga lamang loob. Ito. Sabi ng tagaluto natin ni Uncle Mac, ito ay okay na. Malinis na. So, kailang ihimay-himayin na lang ito. And then, lulutuin natin sa gata. At syempre, kumpleto tayo sa mga ricados na panglahok dyan para yung lansa talaga ng pufferfish ay talaga namang matanggal. Ah.
all goods na yan, okay na yan, okay, okay na yan. Na. Parang pag pireparasyon na lang natin siya, maliit. Yung hasang, sama yan. Wala bang hasang yan? Hindi, may hasang yan, siyempre. Bagay, hindi ako pwede patingin. Grabe yung taba, oh. Tinan mo yung ano, oh. Yan, oh, yung taba. Magmamantika yung parang ano. Ah, ganyan parang, ay, yun, may laman pala. May laman talaga. Hmm. Natanggal ang hasang. Sino? Bumili? Hmm. Ilan sa laman? Buti ito yung dinagdara kong mapata. Ay, enak nung kayo mo palang liha. Kasi baka mo na. Yan. Ano yung ganyan? Ganyan ang iliitip na yan? Wala yan, mga... Batikolon. Taba sa ruyom. Gamitin na natin ang ating kawale. May wagang kiwale. Wagang kiwale. Oh, lalagyan natin ng pampalasa. Yan. Mga pampalasa. Gata. Ano ba kasulat gata? Tama, tama. Gagamitan din natin siya ng mantika. Dahil igigisa muna natin to. Bago natin. Lutuan. Luto. Suka. At saka yung buko. Lagyan na natin ng mantika. Mantika. Bawang. Na. Tapos yung luya. Luya. Waha. Wow. Yelo, luyang dilaw, luyang dilaw. So, kastila. Kastuper. Tanglad. Ayan, magkatapos namin ilagay yung mga samya, ilagay na namin yung gata. Kata, dalawang buong niyog. Karamtaman lamang ang lahi. Ito, ang tulukin nila. Palabugan mo na. Hindi pa yung naglalatik-latik. Pamantikain muna natin ng konti yung gata. Yeah. Wow, parang ang sarap nga ah. Yeah. Oh. Buko. Suka. Yon, napaka-special na lagyan niyan ha. Parang ang sarap no. Malapit nang maluto itong ating ano. Konting pakati-kati lang ng gata. Malapit na. Malapit na itong matikman niyo. Oh. Ano to, luto yung kanin natin?
Luto? Luto. Sobrang luto nga eh, lambot eh. Ah, tikman natin kung ano ang kulang. Ayos na. Wow, ang lapot na ng anong gata, oh. Magandang pampulutan. Ayos? Good. Good. Pwede na. Hanguin natin. Ayo. Yon. Grabe, oh. Sarap. Hala, panghinaw sa ragat. Okay. Kain tayo. Let us pray. Dakila na ng Diyos, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at mga patuloy pong binibigay sa amin. Dalangin namin, Panginoon, sa pagkain na aming tatanggapin o pagsasaluhan. Ikaw ang patuloy na maglilinis at magpapalat nito, O Diyos. Maging kalakasan ng bawat isa. In Jesus' name, amen. Amen! Ay, sarap! Oh, lapit mo dito yung ulam. O, oh, yan. Sarap. Sarap ng ulam. Sarap din pala yung ano? Sarap ng ano? Ng purong kanin. Tulo. Aho, aho. Sumbaw dito, sumbaw, sumbaw! Naan! Yung pag ito? Tuyo ba? Tagnag po masubo. Kaya doon sa bilos na Israel eh. Ipakalma. Takbong na benta eh. Ako nang puro ko ba? Nagret. Mabilog ka lang. Ano ito? Ano ba siya? Ha? Ano ba? Ano ito? Ano yung inaka? Ano yun? Hmm. Ano yung poison na kinagap? Nagmayado pangani ano na. Pero yung pangani ka pa. Ito na okay ay nak. Para pa rin natin parin ng. Hay nako. Ito aka yung gantong medyas. Nara ng medyas ang gagamit. Hindi ka to na ako. So. Dar diyan sa bomba, yung pag-init. At muli po, marami pong salamat sa inyo. Kain tayong lahat. Salamat po sa inyo sa panonood. At pagkatapos namin kumain, ligpit lang kami ng konti dito sa paligid na pinag-galawan namin. Tapos kami po ay uuwi na. Marami pong salamat muli sa patuloy na panonood ng ating channel. Mabuhay po tayong lahat. Mag-iawayan kamulot. Yeah, it's been good.